Yes, friend! 101.1 Yes, FM. At kasama mo na ang Bibi mo sa radyo, DJ B-Boy Bibo! Yes, friend! Alam mo ba na kapag ganitong tag-ulan at malamig ang panahon, nalulungkot ako. Nalulungkot si B-Boy Bibo kasi I miss my boo. As in, 1,000, 2,000, 5,000, lahat ng aking boo. Ay nako, sabi ng mga iilan nating yes, friend, hindi mo raw kailangan ng pera para maging masaya. Sabi nga, Joshua, buset. Sorry na, namiss ko lang talaga siya. Diba sabi ng mga yes friend natin, ay nako, alam mo ikaw, hindi mo kailangan ng maraming pera para lumigaya sa iyong buhay, para sumaya. Ay nako, tama na rin po sa pagiging hipokrita. At ibahin mo ako sa kanila, no? Kasi ako, aminin nyo na, lahat tayo kailangan natin ng pera, lahat tayo mukhang pera. Diba, ang lungkot-lungkot ng buhay pag walang pambili ng masarap na pagkain, pangbayad ng bills, panggala, pang-date sa jowa. Diba, saan mo kukunin yun? Paano ka liligaya? Diba nga, kung wala kang pera, ano? Titigan lang kayo ng jowa mo, masaya ka dyan? Boring kaya yan. Diba, kaya ako naniniwala ako nang marinig ko ang sinabi ni Laika Barista, no? Na sa sobrang dami niyang bayarin, gusto niya na lang maging bayaran. Ako naman, as B-Boy Bibo, naniniwala ako na sa sobrang dami ng gastusin, gusto ko na lang maging bastusin, no? Charot lang, baka narinig na nanay ko, tapos sabihin niya, ay, pabalit mo yung dignidad mo sa pera! Okay lang yan, para may pangpariband ka. Tinamay ba yung nanay, no? Yan naman sa panahon ngayon, mga yes friend kong Bibi, dapat daw ay practical. Diba, hindi ka dapat basta-basta magjojowa, lalo na kung hindi ka ready financially. Tama nga naman, diba? May point nga naman. Saan ka nga naman kukuha ng mga perang panggastos, pang-date, pang-regalo mo sa jowa mo, sa mother-in-law mo, diba, kung wala kang pera? Diba? So, kailangan yan talaga namang needs natin ang money. Money, money, money. Diba? Sabi nila, money is the root of all evil. Magsisimba na lang po ako para mawala yung evil. Nailusot pa rin. Or, kung jojowa ka man, yes, friend kong Bibi, no? Dapat ay yung mayaman daw. Why? Basta ano ba yan ngayon? Nakapag jojowa, dapat ang isa sa mga nakasulat sa resume ay mayaman. Grabe naman. Paano naman kung isang mahirap lang pero tapat magmahal at totoo, parang si B-Boy Bibo? Di mo ba tatanggipin yung pag-ibig kong ito? Bala ka, ikaw din ang lugi. Mahirap man ako sa salapi, mayaman naman ako sa pag-ibig. Tandaan mo yan. Defensive. O, aminin nyo, no? Dati ang daming nangarap ng 4M. Ano ba yung 4M? Matandang, mayaman, madaling, mategi. Diba? Pero sa ngayon parang wala na masyadong nagde-demand ng ganyan. Kasi gusto na lang nila yung kahit mahirap, at least yummy. Huwag ka nang lumayo, ako yun. Kapal lang muka. Diba? Classic joke yan ng matatanda no? Yung kapag sinabi nila sa mga anak nila, hoy, huwag ka basta-basta mag-aasawa ng anak kung sino-sino. Dapat ka pa mag-aasawa kayong 4M. Matandang mayaman, madaling mategi. Grabe naman. Aga mabubiuda. Diba? Sabi nila, kahit hindi mo kaedaran, go lang daw yan. Oy! Ikaw, kaya pala gusto mo matanda. Ay! Kaya noon, diba, uso yung chismis na, huy, alam mo ba si ganito ganyan, hinatid ng matandang mayaman na may mamahaling sa sakyan. Diba, chismosang-chismoso yung datingan ko doon. Kaya minsan, nagkakaroon tayo sa ating community or sa lipunan natin ng stereotyping, di ba? Na kapag jumowa ka ng mas matanda sa'yo, pera lang yung habol mo. Ay, grabe naman kayo. Hindi ba pwedeng gusto ko lang yung nag-fade na yung asim? Hindi ba pwedeng gusto ko lang yung may kulubot-kulubot, ganyan. Nice, di ba? Grabe naman. Di ba pwedeng gusto ko lang yung mas mature sa akin? Di ba pwedeng gusto ko lang yung, di ba? Sabi ni Kuya Joshua, amoy ali umuom na. Uy, grabe.
Ako feeling ko pag tumanda ako, hindi ko papayagan yung sarili kong maging amoy alimuom. Kailangan amoy ano pa rin ako. Amoy toothpaste. Minty. Minty fresh. Oo, dapat ganun. Fresh pa rin kahit matanda na, di ba? At dahil dyan, di ba, yung mga yes friend nating BB na jumujowa daw ng mayayaman, para lang, eto ha, hindi naman sa nila lahat, para lang sa, yun yung sumunod, nakakainis. Para lang daw sa kaperahan. O, di ba, dahil dyan na uso daw yung terminology na sugar daddy, tsaka sugar mommy. Di ba, lambingin mo lang siya, matik, magkakalaman ang iyong bulsa. Galing sa pension niya. Nakihati ka pa sa matanda, grabe ka naman. Ibigay mo na sa kanya yun. Karapatan niya naman yung pension niya. Di ba? Lambingin mo lang daw, magkakapension na. Pero sabi nga, di ba, na marami na nating mga yes pre, na marami na rin naman tayong nasaksihan at narinig na ganitong setup or sitwasyon ng isang relasyon, di ba? At napatunayan na posible naman talaga na ang pag-ibig ng isang matanda at isang mas nakababata. 'Di ba? Pwede naman din, 'di ba? Pwede yan, possible po yan. Kasi naman, sino ba kasi naglagay ng age limit sa pagmamahalan? Bakit nanggal na yan, ha? Dapat po sa pag-ibig, matanda o bata, okay lang. I mean, wag naman yung sobrang bata. We're not talking about minors here, ha? Pero, 'di ba? We're talking about halimbawa ikaw 25 ka tapos yung partner mo nasa 30-ish na or 40, ganyan. Yan po yung sinasabi nating age doesn't matter. Hindi yung 25 ka tapos pumapatol ka sa 15 anyos. Mali po 'yun, ha. Tigil mo 'yan, pedophile 'yan. 'Di ba? At cliche man pakinggan, pero totoo naman na age doesn't matter. It's not about the age, it's not about the generation, the era, the century. Ang tagal na. Hoy, kaya Diyos ko, kung sino-sino sila, shout out mo, ha. Baka madali tayo dyan. Lagot ako. Lagot ako, ha, kaya ano, yung magbanggit ng pangalan. Basta boss siya. Oo, diba? Well, anyways, mga yes friend kong BB, no? Aanhin mo nga naman yung jowa mong kaedaran mo lang kung parehas naman kayong immature. Kaya doon ka na sa mas matanda sa'yo para sa brighter future. Yung! Diba? Meaning, mas malilid ka niya towards a better mindset in life. Diba? Para mas maganda yung future mo. Hindi ka mapapariwara. Ikaw naman kung ano-ano namang iniisip mo, eh. Well, anyways, yes, pa rin ko ang BB. Ako na nga ang iyong makakapiling hanggang mamayang alas 12 para sa ating BB Time. DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. I'm lying alone.